mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Kaya ganyan ang thumbnail ko. Medyo nagulat ako sa ibang-iba na sinad-industry ngayon. Kasi parang kung sa bagay, napakatagal ko na siyang hindi nakita ng face-to-face or ng personal. Parang siguro nga nearly 3 years or baka more pa. Kasi the last time na na-interview namin siya ay sa Viva pa. Sa Viva Films doon. Sa office pa ng Viva. At I'm not sure kung may kinalaman sa movies or baka sa album, parang ganon. Tama, album pa yata yun. And then, that was the time na ang itsura ni Nadine ay talagang super, I'm not saying na hindi ko gusto yung itsura niya ngayon, pero mas gusto ko yung itsura niya dati. Kasi before, that was the time na sinasabi na bagay si Nadine Lustre as Darna, yung sinasabi ng parami. Which is, nung time na talaga na yun, oo nga naman, talagang, aside from, hindi pa kasi napipili nun eh, wala pang license soberano, wala pang Jane De Leon na gaganap ng Darna na yun. So, nung time na yun talaga, ang daming nagsasabi na si Nadine yung bagay maging Darna. Because at the time, ang itsura talaga ni Nadine, super long hair siya, tapos walang masyadong kolorete, hindi siya yung, like ngayon, di ba? Nakita nyo naman, pag nag-makeup siya, iba-iba na yung style. Before, parang red lipstick lang, tapos powder, tapos konting eyeshadow. So, wala siyang mga ganyan yung super mascara. So, talagang nung time na yun, parang nene yung look. Tutusin, parang 3 years ago lang yun eh. So, yun yung mga time na, of course, sila pa rin ni Nadine, ayan. Pero nakikita nyo naman sa palapit niya. Long time. Kasi ngayon may camera ko. Pero yun nga, medyo nanibago lang siguro ako. Pero ako, again, mas gusto ko talaga ang itsura ni Nadine ng history noon. So, sana makita ko uli yun. Pero syempre nga, sila naman ang may katawan niyan. So, mas alam nila ako anong gusto nilang gawin sa sarili nila. But anyways, ayan ha, yun lang na pa-OMG ako. Naloka lang ako kasi nga ibang-iba na talaga sila ng industry. Dati kasi walang mga ganyan, yung mga pang-tang-tetcha sa eyeshadow or sa mata. Talagang plain and simple na Nadine na napakaganda lang. But anyways, watch the pa lipat lang tayo ng one seat daw to your right. Okay. Direk, here's your microphone. Okay, Direk, please tell us the storyline of the movie, The Leader. Sige, without spoiling anything, The Leader is a psychological horror movie about a content moderator. Or you know, internet censor, and she has to watch countless you know videos that are uploaded online. So sila yung parang front line when it comes to watching the videos that we upload every day, and they have to choose whether to accept or delete a video. And one night she deletes a horrific video which happens to be like the suicide video of a office mate, a worker. Part of the same company, and then after she deletes that video, parang strange things start to happen, and a presence starts haunting her. So yeah, without spoiling the whole thing. Thank you very much, Direk Mikael. And at this very moment, we. I'm a freelance filmmaker. If you followed my filmography, no, parang it started independent, and I've worked with several. Studio streaming company. So ako, like, I really just partner whoever parang listens to the pitch and is interested in the project that I usually initiate. No? So I really wanted to do a story about this subject, and nakataon Viva, you know, greenlit The Leader. So really exciting, and I'm thankful for the opportunity. Lalo na ngayon pandemic times, no, very challenging sa industry natin to have films greenlit, lalo na genre movie, no? Parang normally, di ba, may mga other genres are like easier to produce. Ito medyo challenging, medyo kakaiba yung material. So, yun, I'm very thankful na parang Viva saw the potential in that. And
I get to work with, you know, top talent in Viva. So, yeah, immediately nag-yes ako to this collaboration. Personally, what kind of characters do you really intend to parang associate with you as an actor? What kind of characters? How do I answer? What kind of characters do I want to do, you mean? Yes. Well, ako naman po kasi I've been so vocal about, you know, wanting to have projects that are really out of the box. Something that's out, like, different from the stuff that I've done before. Because everyone knows naman that I've done a lot of rom-com and drama films before. So now I want to switch it up and do roles and projects that are a little bit more challenging and something that's new, something that's very, very different from what I'm used to doing. So, yeah, super excited to be the leader because this time around I get to work on a horror film. So, yeah. So, we guess there's something, again, out of the box character that will be portrayed. Definitely, yes. Yeah, I think I won't know until I get on set. Kasi just the same, when we were shooting Reed, hindi ko din na-expect na parang nung nasa harap na ako ng camera na parang ang weird ng feeling. But hindi ko din masabi until mag-start na kami mag-shoot. Let's see. Thank you so much for answering. Ang chance na makatrabaho siya sa screen. So, wala katawa yung questions sa Leo. Ganun talaga, Leo yan. Sabi ko nga, sobrang lucky ko makasama si Miss Luis at si Miss Nadine. Nandun ako sa excite na ano nga pwede mabigay nila, ano pwede mabigay niya. Na pagdating meron ng camera, meron ng ano, nandun na kami sa set. Siguro as a young dad, oh, as a young dad nga. Yes. Wala naman sa isip ko na ano, na hindi mo, dati hindi mo pinangarap na darating yung time na makakatrabaho mo pala siya, di ba? Ha? Hindi, si Miss Nadine, sobrang nakikita ko na sa mga... Ayoko sa showtime kami nagkakasama, sa mga performance lang. Oo. Tapos yun nga, naalam mo, naka-work ko siya. Yes. Nag-scorigon kami at meron kami role na talagang connected kami. Na tinitignan ko na yung mga pictures niya para pag nakita ko sa personal yun. Yes. Para kasi hindi ako mabigla. Di ba? Kasi mabigla ako, si Nadine, si Luis, si Derek. Yun lang naman, yun lang naman siguro yung technique. Pero looking forward ako pag nag-acting na kasi alam kong napaka-talentado at magaling talaga itong asama. Award-winning si Nadine, so paano yung preparation mo ngayon? Ayun nga, Sir Leo, meron kaming sunggawin ni Dare. Meron ako pinapractice ngayon na di ko naman ginawa dati. Na parang malayo naman yung dati kong ginagawa sa pelikula. At doon natin malamit pag napalood natin yung dito. Yes. May nagtitino ang hinahayaan nyo? Ibig sabihin kapag meron nang babash sa amin sa mga photos namin or videos, yun po ba yun? Hindi. Misan kasi diba, usong nagpapasahan ng video, misan kahit crime, patayan. Alam ko na encounter nyo yung ganyan, diba? So pag nakakita ba kayo ng ganun, automatic delete na hindi nyo na pinapanood? Hindi, opo. Hindi naman delete, pero hindi ko lang kiniklik yung link. Mm-hmm. Kasi parang ngayon, ang dami ng... Kapag nag-click ka ng link, madadirect ka sa bank account mo or alam mo yun, kapag masyadong sketchy yung link, hindi ko na kiniklik. Tsaka most of the time, since marami din akong kabarkadang lalaki, yung mga sinesend din ng videos, iba yung sound. Kaya huwag na lang natin buksan. Nadine McCoy? Ako naman po, I think wala pa naman po akong na-experience na ganyan. Just because yung Facebook ko po kasi super private siya. Pili lang din po talaga yung mga friends ko na nandun. So far, wala pa po akong nakikita ng ganyan. So, sana wag na mangyari. Kasi, just like what Luis said, hindi, parang ang hirap din kasi kung makakakita ka ng ganun. So, parang you'd rather not click on the link na lang or watch the video. Oh, tsaka nakakatulong na may admin, ano? Na ano po? Na may admin tayo sa ating mga social media pages. Ah, yes. Opo. Ikaw, McCoy. Yes po, di-delete na lang. Kasi
hindi mo nasasayangan yung oras mo para mababasa man kung ano man yung pangit na meron nandun. Kaya nga tayo may choice to delete. Oh, hulit sundot ko na sa'yo, Makoya. Si Elizabeth, minumon.